Yo, what's up mga kayo Cubs? Magandang araw po muli sa inyong lahat. Siyempre, ito na naman po ang inyong lingkod, MasterLekym. And welcome back to my channel. Siyempre, bago natin simulan tong ating video na to, make sure na dapat naka-like na po tayo, naka-subscribe, or na-hit na natin yung bell icon para updated po kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong araw po, mayroon tayo muling silip, giya, at race analysis sa Karera. Ngayong araw naman po ng Sabado, June 4, 2022, second day racing dito po sa Metro Turf, Malbar, Batangas. Mayroon po silang inihandang 7 races na magsisimula po sa ganap na alas 4 ng hapon. At syempre, tuloy pa rin yung ating Pilracom rating based handicap system at ang distansya po natin ilalargahan sa 1400 meters. Mga bayang Karera, medyo manipis pa rin yung ating lineup. At by the way, Sunday po pala natin, mayroon tayong 13 races na mag-start po ata sa ganap na alas 2 ng hapon. Medyo magandang Karera dahil nandun yung battle of imported horse natin na talagang inaabangan natin yung mga galing sa ibang bansang imported tatakbo na ngayon dito sa ating pista, kaya talagang kaabang-abang to. Itignan natin kung may makakatapat na nga ba si Righteous Ruby, na talagang siya naman, alam naman natin na siya yung kilala natin na magaling na imported ngayon sa taon na to, tsaka yung siya yung namamayani kumbaga sa grupo ng mga imported, magkakaroon na nga ba siya ng katapat dito sa mga bagong dating nating imported horse. At yun lang mga bayang Karerista, syempre hindi ko napapatagalin pa yung ating mga silip at giya, pupuntahan na rin natin agad yan syempre matapos lamang yung ating maiksing intro. Kaya let's go mga kayo Gabs. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I... At yun nga po, gaya nga po ng sinabi ko kayo na meron lamang tayong 7 races ngayong araw ng Sabado. At syempre, meron lamang tayong tag-iisang set ng ating winner take all, pick 6, pick 5 at maging pick 4 event natin mga bayang Karerista. Medyo may kanipisan yung lineup natin. Parang ang pinakamarami na po atang tatakbo is 10 runners kung hindi ako nagkakamali ngayong araw ng Sabado. Kaya ito, simulan na natin yung ating mga giya mga bayang Karerista. Medyo may mga dihado tayo ng konti dito na sana matapat or makurso na dahan nyo din po at maganda isama sa inyo mga diskarte at mga rota. Start na po tayo. Race number 1. Start ito ng ating winner take all event at isa itong Pilracom rating base class 5. 6 and 10 split bracket. Umpisa pa lang, medyo second to the last group na. Meron tayong 8 kalahok dito na talagang medyo halos pantay-pantay na lang yung preba kung hindi ako nagkakamali dahil mababang alawa sa mababang grupo to. Bayang Karerista, kaya kung may nakukurso na dahan kayong dihado, dagdag na lang tayo. First choice ko, numero 8, nasa yun na ang lahat. Jigger paano yung rerenda, wag lang maglolo ko yung kabayo. Tingin ko medyo may panalo na to dito. Meron tong 129 flat na nalo to noon sa 1400 condition race 23 nung February 19 kung saan tinalo po nito sila Double Rock. Same rider pa rin po, regular jockey na niya, Jigger paano para dito sa ating numero 8 na si nasa yun na ang lahat. Second choice ko to, medyo mababa na rin sa laban. Last time, medyo ginagalaw-galawan na to, pero hindi lang naititimbang talaga. Pero this time, tingin ko baka kalabitin na. Numero 1, Maria Cristina Pauls. Lester Desos yung rerenda. Ito, medyo meron lamang itong 130 plat. Dumating itong panglabing isa. Same rating base na din po nung May 28, doon po sa Karera nila Jersey Saving last race. At same rider pa rin po tayo. Lester Desos para dito sa ating numero 1 na si Maria Cristina Pauls. Isinasama kong third choice. Tingin ko ito yung horse to beat dito sa Karera na to. Medyo veterano na din sa laban at medyo may edad na. Numero 3, Alims Joy. GB Mora yung rerenda. Gamay na gamay ni GB Mora to. Kung di ako nagkakamali ha, meron tong 129.2 huling takbo. Dumating tong panglima. Same rating base na din po nung March 17. Last race din po ata ito doon po sa Karera nila Manang Biday. Same rider pa rin po. Regular jockey na pala niya. GB Mora pa rin po yung rerenda. Race number 1 po. First choice ko po ulit, numero 8, nasa yun na ang lahat. Second choice, numero 1, Maria Cristina Pauls. At third choice, yung horse to beat na numero 3, Alims Joy. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 2, kung saan magsisimula naman yung ating pick 6 event. At isa naman tong Pilracom rating base class 3. 47 to 53 split bracket. At meron lamang tayong 5 kalahok. Dito, first choice ko, galing sa dalawang sunod na panalo. Medyo impresibo, medyo maganda yung tinatakbo nito. Iba na yung running style nito ngayon. Puro
medyo bumubuka nga lang. Numero 5, Stardust, Ryan Base yung rerenda. Ito, last run nito, meron tong 123.8 na nalo to sa isang condition race 18, noong May 19. Kung saan tinalo po nito doon ay sila Morning Breeze. Same rider pa rin po tayo, RA Base. Tingin ko, sakaling walang Google sa IRA niya, pero may silab na nakikita ko medyo matuloy na pwede magbigay ng pressure. Pero iba yung IRA nito ni Stardust, lalo na pag nakaporma sa unahan to, ay talagang pass your paper ang aabutin nyo. Second choice ko, tingin ko mabigat na laban ko sakaling magkakaroon nga po ng early speed or lutsahan sa unahan. Itong numero 3 natin na si Blackburn, Jinjin Huko yung rerenda. Alam naman natin, last time nanalo ito sa isang 2,000 meter at meron tong 2 minutes and 6.8 seconds. Nanalo ito nung May 8 dito sa Malbar sa isang special race kung saan tinalo po nito doon sila Victorious Colt at syempre regular jockey ni Blackburn, Jinjin Huko pa rin po yung rerenda. Race number 2, first choice ko po ulit, Speed Horse, numero 5, Stardust. Second choice, Horse to Beat, pwedeng makapanood, numero 3, Blackburn. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 3, kung saan magsisimula po yung aking paboritong exotic bet, Pick 5 event. At isa naman tong field accommodating base class 5, 6 and 10 split bracket. At meron tayong 6 na kalahok na talagang ito, tingin ko, anybody's race to, mga bayang kaderista kung ako'y pang dagdag kapital, pwede nang pang all tong karera na to kasi halos lahat to may panalo. Tingin ko ay medyo hindi na nakakalayo-layo ng preba ito dito. Pero first choice ko, syempre, always ko tinitip sa inyo, numero 4, Matukad Island, Jericho Serrano yung rerenda to. Last time may 127.6 na segunda to last race sa isang rating base 6 and 10 na rin nung May 28 doon po sa karera nila Jersey Savings. Same rider pa rin po tayo, Jericho Serrano, para po dito sa ating numero 4 na si Matukad Island. Second choice ko to, medyo derimating kabayo rin, medyo ko nagkakamali, nanalo din dito sa Malberto noon. Numero 1, Humidor, JB Bakayka yung rerenda. Ito naman may 128.4, nanalo nga po ito noon, sa rating base 6 and 10 nung May 8 naman, kung saan tinalo po nito si Victory at same rider pa rin tayo, Jeffrey Bakaykay, para dito sa ating numero 1 na si Humidor. Sinasama kong third choice kung sakaling walang ganong matulin, pwedeng makaporma to sa unahan at kaya siya yung tingin ko nasa Katie dito. Yung numero 5 na si Melep Lewis, RM Garcia yung rerenda. Ito naman po meron tong 130 flat kung saan nasigunda to. Sa rating base 11 to 15, bumaba na po siya ng laban dito. Nung April 23, race number 1, doon po sa karera nila Karaga Wonder. Same rider pa rin po tayo, RM Garcia, para dito sa ating horse to beat na numero 5 na si Melep Lewis. Race number 3. First choice ko po ulit, numero 4, Matukad Island. Second choice, numero 1, Humidor. At third choice po, yung horse to beat na numero 5 natin na si Melep Lewis. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 4, kung saan magsisimula yung ating pick 4 event, mga bayang kalalista. At isa naman tong condition race 24. Lowest group na condition race to, talagang anybody's race to. Tatlong karera na kagad yung medyo mahirap na karera, kaya tingin ko medyo makakalat yung spread ng ating mga exotic bets. At meron po tayo ditong 8 kalahok naman na maglalaban-laban. First choice ko, numero 3, nagbabalik, Polyok Island, JM Estorque yung rerenda. Ito naman last run, meron tong 122.2 na segunda to, doon sa 1300, doon sa Nai Cavite. Same rating, rating base 6 and 10 po. Noong April 16, kung saan ang manalo po doon ay si Gonsis Bet. Same rider pa rin po tayo para kay Polyok Island, JM Estorque pa rin po yung rerenda. Second choice ko, tingin ko kumukuha lang ng tamang tempo to. Anytime, pwedeng makadihado to dito, pero dalawa siya sa KT. Numero 8, Tonto Nito. MP Laloma yung rerenda, medyo pahiyang sign natin. Parang nakaraan, nakapagpanalo rin ng dihado to si MP Laloma. Kung di ako nagkakabali dito sa kwadra nila, Solid JC. At ito naman, meron tong 129.2 sa 1400, condition race 24, na segunda to, noong April 22, doon po sa karera nila West Pacol. From Jau sa Ulog, this time, MP Laloma na po ang rerenda para dito sa ating numero 8 na si Tonto Nito. Sinasama kong third choice ito, always in the manner, lalo na pagdihado, numero 5, Geneva, GB Mora ang rerenda this time. Ito naman, may 130.8 na segunda din to, sa isang condition race 24, noong April 28, doon po sa karera naman nila Star of Kidapawan. From RS Kalubiran, this time, susubukan ang renda kay GB Mora. Race number 4 po, anybody's race. First choice ko po ulit, numero 3, Polyok Island. Second choice, numero 8, Tonto Nito. At third choice, numero 5, Geneva.
Ba? Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 5. At isa naman tong field accommodating base class 5. 6 and 10 split bracket po ulit. At meron tayong 6 na kalahok na maglalaban-laban naman mga bayang karerista. Dito first choice ko, numero 2, Baling Rikit. Alan Saulog para yung re-renda. Ito last time meron tong 128.8. Dumating tong pang-4. Sa rating base 6 and 10 nung May 14 kung saan nanalo po doon sila si Kihor. At Alan Saulog pa rin na rin po yung re-renda. Pero kung di ako nagkakamali, nanalo to last time dito. Dalawa sila ng couple entry na si Yoshiko. Kung di ako nagkakamali, 1-2 finish sila last time. Hindi ko lang makita kung anong araw po yan. Pero kung di ako nagkakamali, nanalo po to dito. Medyo mababa din sa laban to. Lalo na pag dihado talagang maaasahan nito si Baling Rikit. Second choice ko to, pwede na maiuna to. Pag ginusto, pwede na iunan ni Alvin to. Mababa na talaga sa laban. Numero 4, My Dear Magnolia. Diyan Alvin Gusi nga po ulit ang re-renda. Meron tong 128.8 na tarsera to. Sa rating base 6 and 10 nung May 8 last race doon po sa karera nila Humidor. Regular jockey po niya. Diyan Alvin Gusi pa rin po para dito sa ating numero 4 na si My Dear Magnolia. Race number 5. First choice ko po ulit. Numero 2, Baling Rikit. Second choice, numero 4, My Dear Magnolia. Good luck po. At narito na tayo sa ating penultimate race, mga bayang karerista, race number 6. At isa naman tong class 3 and class 4, 34-39, 40-46 merge race. At meron tayong 6 na kalahok na talagang ito, magandang karera din. Talagang salang-sala yung ating lineup talaga ngayon. Talagang kakalat yung bentahan. Kaya talagang kahit mag-yama doon, mayroon pa rin tayong mga yummy dividends na makakamtan mga bayang karerista. First choice ko, Grey Galloper, numero 6, Belly Bell. JB Hernandez yung re-renda. Maganda yung post position. Tingin ko pwedeng makaunang lundag to dito. Basta makaporma lang sa unahan. Kung di ako nagkakamali, Modern Kung Fu ang tinalo nito mga bayang karerista. Meron lamang itong 127.2 huling takbo sa Malbar. Dumating itong pang-6 sa isang rating base 28-39 nung April 22 doon po sa karera nila Charm Campaign. Same rider pa rin po tayo, JB Hernandez, para dito sa ating Grey Galloper na si Belly Bell. Second choice ko, susubukan itakbo dito sa Malbar. First time tatakbo, tingin ko sana magamayan yung pista. Tsaka medyo inihahanda to sa stake race. Numero 1, Eyazaki. Jan Alvin Guse yung re-renda. Ito naman, mayroon tong 145.2 last run nito sa 1600 doon sa Carmona, Cavite. Dumating tong pang-4 sa isang special race nung May 15 kung saan ang nanalo din po doon ay si Charm Campaign. Same rider pa rin po ata tayo, Jan Alvin Guse pa rin yung re-renda. Or CB Body last time, hindi ko na matandaan, pero parang alam ko Alvin Gusi pa rin yung Rumenda nung last time. Pero this time Jan Alvin medyo gamay ni Jan Alvin to, pwedeng iuna, pwedeng isunod to. Race number 6, penultimate race, mga bayang karerista. First choice ko po ulit, numero 6, Belly Bell. Second choice, numero 1, Eya Zaki. Good luck po. At nandito na tayo sa ating huling karera, race number 7, para tingnan to na ating Take All Pick 6, Pick 5, maging ang ating Pick 4 at DT1 event natin. At isa naman kang PhilRacom rating base class 4, 22-27 split bracket. Meron po tayo ditong 10 runners but 7 in betting number lamang mga bayang karerista. Dahil tatlo yung ating couple entry dito sa karera na to. First choice ko, imported horse numero 7, Viva Forever. JT Say ang re-renda this time to. Last time may 125.6 na segunda to. Same rating base din po noong May 29 kung saan ang nanalo po doon yung banderang tapos na si Under Pressure. From RF Torres, lipat ang renda kay JT Say para dito sa ating numero 7 na si Viva Forever. Second choice ko, ito mababa na rin sa laban to. Huwag nila pa poformain sa unaan. Tingin ko may kalalagyan sila. Numero 10, Security Supreme. NC Lunar ang re-renda this time. Ito naman may 125.4. Dumating tong pang-4. Sa rating base 28-33 noong May 29 na rin. Kung saan ang nanalo naman po doon ay si Early Bird. From CS pare, cambio ang renda dito kay NC Lunar para dito sa ating numero 10 na si Security Supreme. Isinasama kong third choice mga bayang karerista tong couple entering 1 and 1A. Dugong Bughaw, with RM Garcia and Primetime Magic with Jericho Garcia Serrano. Dugong Bughaw last time, segunda dumating, may 126.2 sa condition race 21 noong May 28. Doon po sa karera nila Hills Magic from RC Susan. This time balik ang renda kay RM Garcia. Samantalang ito namang si 1A na si Primetime Magic. Last time may 126 flat, dumating itong pang-6. Same rating base na rin po nung May 29. Doon naman din po sa karera
nila under pressure from RM Garcia. This time, Jericho Serrano po ang rerenda para dito sa ating 1A na si Prime Time Magic. Last and final race po. First choice ko po ulit, numero 7, imported horse, Viva Forever. Second choice, speed horse, numero 10, Security Supreme. At third choice, yung pwede mag-abang na parehas de remate, itong 1 and 1A, Dugong Bughaw and Prime Time Magic. Good luck po. At yun mga bayang karerista at ang ating mga kayokabs, natapos na naman tong ating konting silip at giya at race analysis ngayong araw ng Sabado. At sana po ay makatulong ito sa inyong pananaya at medyo mahirap yung karera natin ng linggo. Marang napansin ko puro full gate yung ating lineup, kaya sana po ay makauna tayo ngayong araw ng Sabado para po may pangdagdag kapital tayo pagdating ng linggo. Talagang tingin ko sigurado may carry over na naman na magaganap doon sa Carmona, Cavite. Kaya good luck po sa inyong lahat mga bayang karerista at muli, maraming salamat po sa pagtutok at pagsuporta palagi sa aking YouTube channel. At wala, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyong lahat, kasi kundi po dahil sa inyo siyempre wala si MasterLekym dito sa ating YouTube channel. At yun lang, bago ako matapos, siyempre paraanin ko lang tong ating shoutout kasi baka wala tayong shoutout ng giyan itong Sunday. Medyo mahaba yung ating karera. Unahin ko lang po, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa pagbisita kay Sir Nonoy Panti, kay Christopher Alzate, kay Romeo Taglady Guzman. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pagbisita sa aking YouTube channel. Shoutout ko din po si Ma'am Mary Ann Yumol at pinapagreet po niya ng happy birthday yung kanyang asawa na si Sir Brian San Antonio. Happy birthday po and more birthdays to come po sa inyo, Sir Brian San Antonio. Shoutout ko din si Ariel Salonga, Jericho Namba, Alberto Soliman, Alfonso Yurado Jr., Benjamin Miguel, Chuck Bintan, Kagawad Chong Hoxon, Alvin De Leon, Ricardo Galang, Edgardo Ramos, Jasper Rojas, Yulito Ereño, Renato Casinto and Raven Herrera. Shoutout po sa inyo at maraming salamat sa always pagbisita sa aking YouTube channel. Kay Sir Ricky Rodelas and Sir Edward Soncel Rojas from Taiwan, Ronaldo Castillo from Montreal, Quebec, Canada, and RJC Channel from Brunei. Shoutout po. Shoutout ko din po kasi Sir Attorney Frank Benitez, kay Ronnie Baun, Manoy Belo, Abet Pereira, at kay Sir Darwin Bernadette Carpio. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa pagtutok, pagsuporta palagi sa aking YouTube channel. At yun po, hanggang dito na lang po tayo ulit mga bayang karerista. Magkita-kita na lang tayo sa susunod yung upload na video. Siyempre, ito po ang inyong lingkod, MasterLekym, na always nagsasabi na ang karera, libangan lang, tapat-tapat lang, minsan swerte, minsan malas. Pero pag pinagbigyan tayo siyempre ng nasa itaas, huwag po natin kakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa. Kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Good luck po and happy racing po sa inyong lahat. Sana makauna tayo. May pangdagdag tayong kapital ngayong araw ng linggo. At sa mga pupunta po ng OTV para maaga tumaya, ingat po tayo palagi mga bayang karerista. Huwag po natin kakalimutan yung face mask, social distancing, at maging yung payong na rin kasi medyo nagbabago-bago yung ating panahon ngayon para iwas na rin po tayo sa mga sakit na mauuso kagaya ng ubod, sipon at rangkaso. Yun po, muli, maraming salamat po sa pagtutok at pagsuporta palagi sa aking YouTube channel. Lalong-lalo na po sa inyong lahat mga bayang karerista at sa mga 100% nating mga kayokabs.